Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel StockPlay at ngayon ay mag-update tayong muli sa mga top trending stocks sa PSE. And syempre don't forget to subscribe sa ating channel kung ikaw ay first timer pa lamang. And pakipress na rin si all button, ayan, para palagi ka man-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. Let's start with APL guys. Update natin, ano ba nangyari kay APL? So right now, ano ang nangyari? Wait. Okay. So siya ay sell off na guys. Okay. Hindi na po siya rito nag-retest sa may 0.0441. Okay, tapos hulog. So hulog siya ngayon eh. And silipin natin to na 200 day. Ayan. So this is ano no. Double retest. Ayan, pero still bearish pa rin for APL. Ayan. So as we see, got rejected again. Okay? So this time, yung support natin is naghihintay na yan sa 0.033. So saan yun? The support 0.033 guys. Somewhere here. Okay. Oh, ayan. And right now is nasa baba na ulit tayo ni 200. Kaya don't expect too much na biglang magbabounce ka agad dyan. Okay. So dito sa lower time frame, i-check natin kung meron tayo ditong makikita. Okay. Pero right now is yun muna. Ito si support 0.033. Tapos si resistance 0.036 guys. Yung dating support. Ayan. So dito guys, RSI natin sa 4-hour chart. So medyo ano dito, sideways. Okay. So wait natin mag-print out dito ng panibagong lower low. We have here low, tapos lower low, and right now wala pa eh. Sa lower time frame, mas okay kasi kung siya ay mag-oversold muna rito. No? Especially sa 4-hour chart, sa 2-hour chart, and even sa 1-hour chart. Ano? So right now is pa-downtrend na tayo. Okay. Ayan o. So, tignan natin. Kasi dito sa 1-hour chart, meron tayo dito ano eh. Support, ano? Sa ating RSI. So, tignan natin kung magbabounce dito. Somewhere here, malapit sa 39.7. Or sabihin natin, malapit sa 40, ano? Ayan. So, 40 guys yung ano dito, bounce. Pero, pagka dumiretso yan, pababa. So, yun yung masama. Okay? Ayan. And overall, so pagka sinilip natin to sa higher time frame guys, like ito kay weekly guys, okay, para meron lang tayo idea, no? Hindi yung palaging sa daily chart lang tayo tumitingin. So dito ang pinaka strong support, susunod ano, next strong support is dun nga sa may sinabi natin. Malapit dun actually kasi si strong support is nasa 0.031. Ayan. So eto siya guys. Eto. Etong ano na to, line na to guys. Strong support chan for APL. Okay? And pagka sinilip natin, we have a solid candlestick dito, no? Okay, from here sa 0.025 rally. Okay, from here tas dito, so halos 63%. Okay, so tignan natin ano kung mag-hold dito kasi sa may part na to still possible na mag-retest dito tas bounce ano. Ayun, sa may 0.031 guys. Ayan. Pero syempre,
is dapat, wait lang. Ayan, pero syempre dapat kasi i-consider natin yung ano, yung ating channel. Kasi channel to, guys, 'di ba? Tapos medyo parang retest lang dito kumbaga. So meaning still possible pa rin ano, na si channel is in play pa rin to. 'Di ba? Ayan, oh. Ayan, pero tignan pa rin natin. So sabi ko nga, as long as na mag-hold tayo dito sa may 0.031, ano tayo, kumbaga still goods tayo. Ayan. So bakit po natin nasabi 'yon? 'Yon. So dito kasi, wait lang. Okay, brain muna natin 'to. And kasi sa part na 'to, same play lang ano. We have here low, lower low. Okay, tapos we have here possible higher low. O, diba? Ayan. So, tignan natin kung ganyan ba yung mangyayari. Kasi possible, si neckline is andito guys sa 0.041. Okay? Inverse head and shoulder pattern for APL. Pero syempre, hindi pa naman sure yan. O, diba? Kasi possible pa rin na siya yung malaglag dito eh. Sa 0.025. No? Since tayo ay nasa weekly. Ayan. So, next natin is dito. Silipin natin to for dito. Next natin, ano? And syempre, kung may time kayo, pakashare na din guys yung videos natin. Ayan, kung wala kayong mapagtripan dyan sa bahay nyo. O kung wala kayong ginagawa habang pinapanood tong ano natin, video. So maraming salamat sa mga mag-share, magla-like, and syempre manunood, 'di ba? So this time for dito extended guys, good. Pero still overbought. So ingat-ingat lang, ingat-ingat sa mga nagpapadala sa emotion dyan, ano? So, because of this cup and handle pattern, ang target natin is pwede pa rin ma-hit. Si 4. Ayan. So, yun nga lang, wala bang ano dito, pullback, guys. So, pagka nag-pullback, possible dito, eh, sa 3.23. Ano? Bakit dun? Kasi, yun ang ating neckline. Okay, sa ating pattern na cup and handle. Diba? So, palagi natin sinasabi yun. Pagka fresh breakout na ganyan, new breakout, so prone po yan sa mga pullbacks, guys. So, ngayon is na-hit na si 3.53. And, syempre, yung mga support natin dyan, yung mga dating resistances, ano? First support, 3.43. Second support sa 3.36. Okay? And right now, so silipin natin sa 200. Medyo malapit na, guys. Okay? So siya ipapalapit na dito sa 200 day moving average. Okay? So ngayon, since overbought siya rito, so silipin natin sa lower time frame. Okay? Pullback, bounce. Extended to, guys, ano? Okay, remember? We have here a rally. Okay, kahapon. So, right now is nasundan pa ulit. What about sa 2-hour chart? So, sa 2-hour chart, W pattern. Okay? So, nag-bounce ulit dito, guys. Bounce. Pero dito sa 1-hour chart, so medyo, pag sinilip natin si candlestick, is parang ano na siya, ano, doji candlestick. Okay, pagka doji, meaning neutral na siya. Okay? And silipin natin dito. Baka sakaling meron tayong makitang tanong dito. Trend line, ano? Or pattern, or something like that. So, base dito parang meron eh. Oh, ayan, no? So, pwede to, guys. Pwede. Okay, so para siyang rising wedge.
And we know that pagka may rising wedge, ang usual is bearish yan, ano? Especially pag hindi po siya nag-breakout dito sa may taas. So, si taas na sinasabi natin, eto yun guys. Yung taas na trend line. Okay? So, para natin malalaman yan. So, syempre, dapat may confluence tayo dito. May bearish divergence dapat. So, this time kasi is meron. We have here lows, lower highs, okay? Overall, we have here high, lower high, okay? So this is a 1 hour chart, guys. Okay? So bukas pag hindi po nakapenetrate dito above sa 3.53, so pwede na tayo mag-pullback dito, no? Sa 3.43, 3.36. Ayan. So, tignan natin yan. Save. Tapos, okay, proceed tayo kay home. Kay homie. Homie, homie. Homie, homie. Daily, daily. So, sa daily, medyo nagmakulit lang to. 'Di ba? And kasi ano pa rito. Nahit pa si 2.27. Okay, wait lang. Okay, ay. Oh. Ay, sige. Ayan. So still since fresh breakout, guys. So pagka nag-pullback to, okay, possible dito guys sa 2.12, 2.06. Okay, basta malapit dito guys sa area na to. Diyan. Okay? And pagka nag-hold dito, medyo magandang sinyalis yun. Kasi magbabounce yun for sure. Di ba? So, pagka nag-pullback, tapos nag-hold, so for sure, ayan. Okay? So, ganun po kasi yung ano natin. Usual play, ano? Pag fresh breakout, kakaroon throwback, then bounce. Okay? So, right now, is pullback siya. And tignan natin bukas kung ano mangyayari. Let's see. So, sa 200, check natin. Super layo pa guys ni 200. Ay, malayo malayo. Ayan. And remember guys, meron tayong trend line dito ah. Since October to. So pagka di nag-hold dito sa may sinabi natin, so pwede siya malaglag as low as sa 1.98. Okay, to retest this trend line guys. Ayan. So si trend line, eto siya. Okay. So kitang-kita na kasi, no? And sa lower time frame, i-check lang natin ano. Overbought. Okay. Overbought. 2 hour chart. 4 hour chart, overbought. And sa 1 hour chart is medyo pullback na siya. Ayan. So right now, is yun muna, ano? Yung target natin kanina pagka nag-pullback. Ayan. Save natin yan for home. So next natin, Converge. Converge. Shout out kay Converge. So since nun lumipat ako, ayan, Converge na yung ano natin, internet ano natin, service provider, ISP. So far so good naman. Tapos medyo mura. Mas mura compare kay PLDT ano. Ayan. So Converge we have here. Let's see.
So medyo nakasilip na dito sa overbought ano. Itong si RSI. Tapos halos retest lang dito sa may 18.34 resistance. Okay? So yung sinabi natin, pero meron pa tayo ditong gap down. Gap down na pwedeng ma-field. Pero tingnan pa rin natin bukas ano kung siya ba ay ma-field or hindi. Okay? 200. Where are you? So medyo malapit na. Then and kasi sa part na to meron tayong ano eh. May sinukat tayong pattern eh, 'di ba? Ayan. So based sa pattern natin, ang target is dito, guys. So malapit sa 20.6. Okay? So basta malapit dito 'yan, guys. Ayan, sa area na 'yan. Okay? Since fresh breakout, 'di ba? So breakout, let's see kung throwback na ba siya. Okay? Parang kay home lang 'to eh. So silipin natin sa lower time frame sa 4-hour chart. Overbought. Tapos medyo pullback na rito, guys, ano? Okay? Tapos dito sa ano, sa daily, guys. So para siyang ano na doji candlestick ano. So meaning neutral, okay? Yung sentiment. Pero dito pullback na, guys. Okay? So medyo meron ng ano dito. Selling pressure, okay? Sa lower time frame to, ah. 2-hour chart overbought. Tapos medyo nakahilig na sa baba. Okay? So this time tignan natin bukas kung siya ay magpi-print out na ba ng confirmation candlestick na siya ba. Na siya ay reversal na dito. Okay? Especially sa lower time frame. So we need a reversal candlestick or confirmation candlestick ano. Na siya ay pa-reverse na or pullback na tinatawag. Ayan, kasi overbought eh. 4-hour chart tapos 2-hour chart overbought din. Sa 1-hour chart, ayan. So medyo ano dito, sideways. Tapos doji, no? Ayan. So sa daily, halos doji siya. Same here sa 1-hour chart, ano? Doji candlestick. So pagka nag-pullback, so meron na tayo idea. Support 7 point, or sa may 17.43. Second support 17.05 malapit. Ayan, tapos ayan si resistance nga 18.34. Tapos para ma-field si gap down, so supposed to be dapat ano siya, okay, ma-hit si 18.61. Ayan, so this is for converge. Okay, so meron din tayong pattern dito. And last but not the least, now. Ayan, so silipin lang natin si now. Ayan, i-check natin kung meron tayong masasabi, ano. Ayan. So magbigay tayo idea rito. So punta tayo sa daily. So halos na-hit na, guys, yung sinabi nating target price malapit dito sa 2.73. So halos ano? Halos na hit na, guys. Pero overbought pa rin 'to. Okay? So this time kasi kay now is over ano lang 'to, extended. Ayan. So sa daily overbought na siya. Extended. Okay? So meron siyang momentum. Pero ingat lang, guys, ano? Bakit? Yun nga, kasi may confluence tayo eh. Sa daily overbought, sa 4-hour chart overbought. Tapos we have here lower high. Lower high sa RSI, sa 4-hour chart, tapos sa may price action niya, we have here higher high. So meaning, bearish divergence possible. Play for this one. Okay?
And silipin natin sa 2R chart kung meron tayong confluence dito. Overbought. Ayan, tapos pullback na ng kaunti rito, no? Lower high din. O, diba? Bearish divergence. Ayan. So, pwedeng play natin sa lower time frame kay now. So, ngayon, ang support natin is malapit po saan? So, syempre, dito yun, guys, sa 2.51. Kung saan po siya nag-breakout. So, possible, dito magre-retest yan. Ayan. Pero for the meantime, ang support natin na mas malapit sa 2.55. Ayan. Tapos bago lang to. 2.5. So, daan muna siya sa 2.55 bago sa 2.5. Ayan. So, dito siya nag-breakout sa 2.5, eh, diba? Tapos, boom. Ascending triangle pattern. Ayan. So, breakout dito. Okay? Pero still, tignan pa rin natin, guys, ano? Just in case, baka sakaling, ano pa to, mahit pa si 2.73. Okay? Tapos, sa 1-hour chart. Ayan na. So, siya ay nakabaloktot na rito, guys. Handang-handa na. Ayan. So, I think tapos na po tayo. And maraming salamat. See you po sa next video. Bye-bye. I'm out.